Sa tabing dagat, nagsisimula ang araw ng batang si Shem Jones. Hindi para lumanghap ng sariwang hangin, kundi para maglatag ng malalansang pusit o kung tawagin nila ay ballpen. Sa edad na 12, iginuhit na yata ng tinta ng mga pusit ang kanyang kapalaran. Ang pasanin ang mabigat na responsibilidad matapos mamatay ang kanyang tatay. Sa totoo lang, hindi pa kami nag-almusal, ma'am. Kasi mag-almusal lang kami o gutuman kami. Makasabi ako na, Lord, bakit ganito ang buhay ko? Sa hindi pa namatay ang asawa ko, hindi ganito ang buhay ko. Nauna ko po yung ano yung paghanap buhay namin. Dahil sa hirap ng buhay dito sa isla na to. 150 piso ang bayad sa mag-ina sa pagbibilad ng ballpen. Kulang na kulang sa kanilang pangangailangan. Pangarap ni Shem na maging isang piloto, pero dahil sa kahirapan, madalas na isasakripisyo ng grade 6 student ang kanyang pag-aaral. Bakit madalas ka nag-a-absent sa school? Para po tulungan si Mama sa aming pangangailangan sa araw-araw. Minsan po kasi kinakapos ang kinikita ni Mama. Imbis na papel at ballpen ang hawak ni Shem para matuto, kawil ang kanyang inaral. Pero habang may nahuhuli siyang isda, unti-unti naman siyang nawawala sa honor roll. Top 1, top 2, nahunguna rin ako. Simula yung nag-practice ng paghanap buhay, nawala na yun sa akin. Talagang sayang kung hindi mabibigyan ng pansin or attention man lang. Nakikita ko po yung interest sa kanya makapag-aral. Problema rin ni Shem ang lagayan ng kanyang mga gamit sa eskwela. Kaya pati supot ng plastic, ginawa na niyang instant bag. Pinadala ko sa tao kay pare-pareho lang kami, walang mga bag. Sisikapin ko rin po na ano, makatapos po ako kahit mahirap po ang aking buhay dito. Sa supot na plastic din, nilalagay ng batang si Lawrence ang kanyang mga libro, tuwing galing sa dagat. Gaya ni Shem, mangingisda rin si Lawrence, kaya madalas hindi nakakapasok sa eskwela. Kasi po galing pa po ako sa laot, minsan po sa pagising ko sa umaga, hindi ko na po alam yung pala, ano na po, yung mataas na po ang araw. Namatay na ang tatlo niyang kapatid dahil sa komplikasyon sa sakit na hika. Kaya ginagawa niya ang lahat, wag lamang mahirapan ang matanda at may sakit pang ina. Promise ko po kay Mama na hindi na po siya magtatrabaho ng mabibigat dahil siya na lang po ang kadamay ko sa araw-araw. Ayoko po mawala sa akin ang mama ko. Mahal na mahal ko po ang anak. Minsan po ay dala kong bigas 1 kilo, pero nilalagay ko po sa isip ko na 1 kaba ng karga ko dahil sa anak ko. Kahit sa pangarap man lang po makaranas po ako ng magandang buhay. Pagod man ang murang katawan, tanggap ni Lawrence ang dinaranas na hirap simula nang iwan sila ng sariling ama. Nakakakita ako sa mga pinsan ko na inaano pa sila ng papa nila. Minamahal ako po walang papa. Hindi ko po naranasan na yakapin ang papa ko. Kaya kahit mahirap, determinado si Lawrence na makapagtapos. Ilan lamang sina Lawrence at Shem sa mga kabataan dito sa Busuanga na nakararanas ng hirap para lamang makapag-aral. At ang nakalulungkot pa po rito, marami sa kanila kulang-kulang ang gamit sa eskwela. Ang mga sira-sirang bag, mga pudpud na mga tsinelas at mga kwento ng pagpapahalaga at sakripisyo para lamang makapag-aral ang mga bata. Ang naging daan para simulan ng inyong lingkod kapamilya ang programa Henyo. Layunin nito na alalayan at tulungan ang mga kabataang gustong magsipag-aral. Gusto namin pakita at kung gaano kaimportante yung mga donasyon nilang binigay at kung anong ginagawa namin. At kami ay nagpapatuloy bigyan ng pag-asa lahat ng mga bata. At dahil sa inyong malasakit, sama-sama natin silang matutulungang maabot ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral.